my Bible, it is God's Word, God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to you wise. There is being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Nehemiah chapter 4. Manong tayo basa sa chapter 3 ka kanina. Chapter 4 na sa top. Gigitan sa verse 1. Taman sa verse 6 lang. Verse 6. 4 to 6. Tubag-tubag na pagbasa niya ako lang ato ni Moon. Maanag ta. Yeah, kung magbasa sa verse 1, tapos sa verse 2, tama ta sa verse 6. Diba? So says, but it came to pass that when Sanballat heard that he built the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Even break down their stone walls. Hear, O God, for we are despised, and turn your approach on our own men, and give their work great in the land of captivity. So build and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. Imuhang i-allow na ang inusapin ang buhay na develop.
natin nabasahan ng article ang sulat is sa si Mr. Watts Disney sa very successful na shoe na nasulti siya. If you develop a vision, your vision also will develop you. Right. Kaya kung mag-develop na mo pa o pananawon, ang inyong pananawon, bilupon sa kanan. Amen. Mausa na yung shape niyo into a person na able to handle o niya ang fulfillment sa vision mo. Huwag mm-hmm. Ito na parte na siya ng mga faith o yung karakter ng tubo. Amen. Parte na siya, dinigirmay mo na ang tao na siya yung mga accomplishment. Sumala siya din mga para sa Diyos, kaya isa ko lang po yung pagtubo, kaya kinaiya. Isang may isang mga kabilin na sa ito ang kinaiya na mag-disotopia ng loob ito. Kuyo ka na, dapat sa atong pagkinabuhi, ato na mag-group, ato na mag-group. So, mabitaw na ako yun, when you want to develop a generous heart, you prove it by truly giving to the Lord. When you give your offering, remember, kung dili-dali ka victorious sa iwang tithes, all your offering is a deceit in the eyes of God. Ito niya, ha? Kung dili-dali ka successful sa iyong tithes, dili ka overcomer sa iyong tithes, bisan pag naghatag ka sa tanang umalan sa mata sa offering, panglikrag na po na sa mata sa Diyos. Ngano? Kay ang tithes is honoring the Lord because that is His, that is not ours. Inundumi na, iyahat din na ato. It's our show of honoring the Lord na siya mao'y rason na nung naatay ato. Na ang iahambahin at ang giulipo ng tithes. So it is character development na kung muhatag magaling at ubang matang offering, make sure that you are an overcomer with your tithes giving. Amen. Nakahatag na yung kasi yung tithes. Kaya wala kayo, hindi na acceptable drummer na inadalas nyo, makahatag na kayo, kaya rin hindi ka makahatag ng tithes. Yeah? Yeah, God is not mocked. Iyon ang Bible. Hindi ko pinila po pinjaan o kaya-kaya-kaan ng Dino. Whatsoever a man soil that he shall also reap. So, importante kaya, we prove it, we demonstrate our desire na mahimutan makaabot sa itong imuha na goal, na mission. So, muna, develop your life, develop your faith, develop your character, then prove it. Sa inyong pagkilabi. Now, kailangan maka-aware sa data, if you are truly building on something, you prepare yourself for trouble. Prepare, there will be trouble. Bisag dili ka makita na, makabundo na, tanawa kang ibasa na pagkagaling na. Remember, infernal opposition means we have an enemy. Atay kaaway, nakaratong kaaway, pinaprayas na ito, 24 hours na away po. Kita, matulog na ito, mapahulay ka siya din. Dahil wapata na tao, na ano na siya daan. Dahil naghan na siya nabukan ng mga hindi na tao, nabawa na ito. Daghan na siya pipindi, nakalim mga after God's own heart, yabukan na niya. So we cannot win by our own strength, by our own ability, by our own agility and everything of unsay pili na ito pinahon. Di na ito pili madaon ang yawa. Amen. We can only win against the devil by the strength of God. Amen. So great sa Ginoo. So the principle would stand, draw nigh unto God. Draw nigh unto God. Patuon din sa Diyos. Huwag din kailangan piling pasalingan. Huwag itang, wala kung ang usa ka Kristiyano mo paubos ng Diyos Ginoo, malita ang curse sa
sa iyang sa iyang ginoo nga dilimaw. Sa diyang maagong ka in faith, sa diyang mailan ka sa yawa, yes, na i-apprehan ka Diyon ang yawa mo. But when you ask God for forgiveness, and when you start to humble down, the curse would be lifted up from you. Amen. Kuha ko ng tumulogi ka mo, then you can start fresh with God. Amen. Inaano ka kanilot ang ginoo. Dagdahan mga Bible character that they have experienced how gracious God is. Gikan sila pagkahapon, libalik sila kung sa problema ay nagsukatan, libalik sila ang God that bless them more than their beginnings. Nalangingan sila sa iyo kay sa unsa pagkatusunod nila ang kinabuhi. Una, magtinarong, magtinuotan yun sa Gino. Amen. Magtinarong yun, ginuon na rin, ayaw yun pag-experimento kung sala. Amen. Ayaw yun. Pwede mo magkagbuha sa upangan sa tao, pero hindi ka katagos, kabahala sa Diyos. Si Moses nag-ingon, better make sure that your sin will find you out. Time will come, you will come to a dead end. If you would not humble down, then the curse will stay against you. Sa kasa na pita. But if you draw right to God, kung patuon ka sa Diyos, hindi mo na Bible, He will draw na rin to you. Kung patuon sa Diyos, kung sa lihang grace, mo ngayon ka, dugang grasya, kung kaya, God given more grace kung to the humble. More grace kung to the humble. Manap, if every believer should know, real trouble ahead. But the thing is, you should not be focusing on your problem. Do not focus on your problem, but focus on history. Focus on potentials, focus on principles, the third one is focus on purpose. Amen. Kalino ay mo i-focus. Yes, na yung problema. Inuwan na. Muhabot yun na. Pero kailangan makasabot ka na dili na inyo mo'y tugutan na makontrol mo. Do not allow your problem to be your controller. Naaman ko na siya, but still you are the driver with God with you. Ikaw yapon may makapili. So sabi mo dapat million, you focus on your potential, you focus on principle, and you focus on purpose. Usually, yun ang nili. Makalimutok sa akin na you are in potential for God, tungkol kayo, hindi mo nalang tumutan ng problema ang nag-control niyo. Wala ka naman kayo maabot, diha sa Diyos, wala ka naman kayo imuot panahin, ang hindi mo nauna, pwede, alkansita, kaya nakakaya ka ang problema. Huwag ka lang, yes, natural na maliskalis ka. Huwag ka kung ito sa inyo, nagkapanahon maliskalis ko, pero hindi natural na magugay ang discouragement. Maliskalis ka, yes, a day or two, pagkahumanta na. Move forward ako. Ganun, I know I will do greater things than kung sa ang himos inuusap ko. Pero, amen. Then I don't, when you talk of principle, inong dumili, ang prinsipyo, magkapabili na kanunay, isang kaasa ka ng pita. Amen. Ang prinsipyo, gabay na ano. Huwag na paraan ang Book of Proverbs, ang tuyo sa Book of Proverbs, all are principles na mahimong gabay mo, aron mahimong kang mag-ialamon sa inyong mga desisyon sa inyong mga pagbili. Amen. Tayo ninyong namin na, ang ginawa na sa iyong mga umano, ginawas na niya. Amen. You have a purpose. And your problem doesn't forfeit your purpose. Amen. Na ay problema, na ay failures, na ay mga shortcomings, doesn't mean na yung purpose na forfeited na. Amen. Wala na wala yung tuyo eh. Pero maghindi yan pa na tuyo sa inyo mo, still God is God, still is in strong. Dinuwas ka niya, dinutang ka niya sa simbahan, isa kung sa pwede itatuloy mo, He still has that purpose for you. Amen. Di na mawala. Usahay mga kasipyan ka, usahay personalidad, kung kami akong tanaw. Usahay matanaw ka sa tao, usahay matanaw ka sa mga kinsaya, maluya ka. Focus na sa itong mga kakulangon, maluya ka.
usai mangita akan programa ulah tema kita programa na paagi para maka makalimot ang overcomer maka maka let go ta sa mga utang na na bukat na to pero di man nakakita na pero just focus on potentials principles and purpose you will continue to move forward. Amen. Makapalayan ka. Believe me, I've been through a lot. Kami magkayo. Whatever series of na yung service na walang kabalo na grabe ang amuhang struggles. Grabe ang amuhang ilay. Pero sa kalubos niyo, naapang ko. I've been through a lot sa ministry. Sa kalubos niyo, naapang ko. I've been through a lot. Kaya po na pag-deal confrontational, pag-deal ng Kristiyano. But by the grace of God, that is to serve the church, the ministry, the church of the leadership. Nga naman, I always believe naligod na wala ang tuyo sa iyo. Mahumanan ng tuyo ka na ka-purpose kung mamatay ko. Pero di pagalit ko mamatay ka na kakatuyuan sa iyo din ang mausap. Bisa kapila pa ko mahapa, bisa kapila pa ko ma-discourage, bisa kapila pa ko maluya, di na mausap ang tuyo sa iyo. So every builder should know, do not guess na yung problema, but do not focus on the problem. You focus on your potential, you focus on your principles, and you focus on your purpose. And ito yung ginawa niyo. Now, pero, the best defense is a good offense. Kaya, ikuha ka ng mga prinsipyo sa pasipot. Ang nagkundro ali, six times champion, assistant coach ni Phil Jackson, ang head coach sa Kisa. Six times game champion, three times sa Lakers, six times sa Chicago Bulls. Ang iyang assistant coach, ang alam si Tits Winter. Si Tits Winter, Tits Winter, sa kay Phil Jackson. Dili kayo ko sila dapo. Galing itong bull sa itong panahon. Kaya sila, kung gusto kang makapugong sa iyong kontra palipisaan, takai sila tupin sa lisod. If you want your opponent maglisod o maglisod kay pinsa sa iyong kontra, hala sige, ang imuon mo, takaan sila ni mo pinsa na sila mo ay maglisod o pipinsan niyo. Pero magkasama ka na, mulani niya principle. Balita sa Nehemiah chapter 4. Yes, sa diham si Sanbalat, sa diham si Tobiah, infernal opposition na, the devil will do anything to hold you. Pero tarawa, kung may kabo, sila Nehemiah, in the Bible, in verse 6, so built we the wall, and all the wall was joined together into the half thereof. Yet, isang pag na sila yung opposition, they have built the wall. Nakabuild sila. O galing, na-join the wall halfway. Sa ako pa, hindi pa yung noon di mo, pero they have gone halfway. Naan sila yung nakot. Naan sila yung nakot isa. Unsa may ilahang resource, ngayon man, sila na nga naman na sila na umpisa. So, ang ilang game di continue on the offense, ilang i-face ang problem head on. How? Tanawa sa verse 4 na. Verse 4. Ano sa'y first nila na game? So, the first, the best offense we have is prayer. Amen. The best offense is prayer. Tanaw ka rin mo, mag-isod ka rin ako ito na naik panahon na discourage ka, you pray. Naik panahon, marami yung problema, you ask God for wisdom. Pangayon yung sinyo, you pray. Kung na'y pinakalindot na resource na ito.
Unang tarawang sinusulti ni Maya, tarawang verse 4, diba? Ganyan siya. Hear, O our God, for we are what? Despised. And turn the reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. Shall hear, O our God, let's be prayerful. So the first two, life is, life's battle is in the realm of what? Faith. Kalipin ang huya, ano pag-iaway na sa pagtugunan. We are not fighting against flesh and blood. We reason not against our against an invisible enemy. We reason not against imo ang sini, dili imo ang isulong ng tunta. Dili imo ang silingan ng tunta. Dili imo ang ka-office ng tunta. Dili imo ang kauban sa balay ng tunta. Your enemy is the devil. And they are fighting a battle na only can only be won by faith. Gubat at hindi rin gumadaot na laging pagtubo. Huwag ikaw na, as we continue to live for God, always remember this, the determinant of what God can do to you is according to your faith. Pagtubo rin din. Maori na itong pagdalo. Maori na itong dakanan. Amen. Kung ikaw naog sa Diyos, gikan sa langit, at kami sa kalibutan, may ingon din siya, can he find faith on earth? Makakapanan ang iyang panitaon na itong naagi pagtuong ng buko. So, the best offense is what? Prayer. Na kay problema, gusto nyo malipisaan yung problema, then put yourself on the offensive. Be prayerful. Yes. Only be prayerful, but you cannot be alert. Be watchful. Magpantay. Unang magkampo, magsikasabi ka sa mata. Sa'yo magkasama ka na. Hindi na literal ha. Magsikasabi ka sa mata, magkampo ha. Sa'yo magkasama ka na. Okay, alam na to. Silang tubaya, ang ilang gihin mo, nagyaka-yaka sila sa Sanbala. Tanawin verse 7. Verse 7 na susulat. Verse 9. But it came to pass that when Sanbala and Tobiah and the Arabians and the Amorites and the Ashurites heard that the walls of Jerusalem were laid out and that the breaches began to be stopped, then they were very hot. So, sila. And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. O kaya po, panikabutan din niya na hindi ka kaabot sa inyong goal, hindi ma-fulfill ang inyong desire na nakainin mo para sa Dino. Pero tanawin verse 9. Nevertheless, what? We made our prayer unto our God and what? Set a watch against them. Day and night, because of them. The second was, alert po sa sila, nagkampo po sila, pero o sila nagdanggal. O, kanang kitawag magkampo ka na ayaw ko bumiyansa. Bantayan sa nimo kung kasagaping musulod ang trabaho sa Yahwa. Bantayan, yung domino ninyo. Usa sa pinakalisod kayo na kahintan na po kanin. Naa unta tay chansa nga makadao pero wala ta tani awen. Naa unta tay chansa makadao ba nga ang atong mentalidad usay ta hindi na tao kinala ayo kana ba. Let's say, nakakapun ka na ay panahon na yung desisyon ka sa'yo. Sa ako, sa naman naka-desisyon na rin, dahil yun na lang ako niya yun. Dili. Tanong mo, kabalukang sa iyong kalapa kahit saan sa muda ko, ano? Tanong ako, gagaling na sa TV, oh. Dula, ang mababaya ka sa ikon, WBA, Davao, o 7 points, ang kontra, ang nabiling, is 17 seconds, ilalagay ko na ilalagay ko, 7 points sa kontra. Hindi na po,
Last 3 minutes, ang naitabo, ang katong biya o 7 points, naglabaw o 1 point. Wala sa nag-iba. Wala nila pa na. Hindi na kami. Bisan pa, Pangina, bisan pa daghang higayon ka, nga kabalo ka, nga sa'yo ka, ayaw na lang kayo inaan. Napasan ako, maligo na lang ko, no? Amen. Ayaw na. Pagtay na mo nabasa, kabao ka. Na ayaw na pagbasa, sumak. So, ang problema na ito, isang dapat, isang isang makadaog ka, balong ka, makadaog ka, musungkong ka lang makapapiti. Bilagar. Pagtangbay. Pagtang mga mga kapit. Siya ka na sumundi, tayo ko. Losers, but winners never quit. Right. Amen. Amen. Winners are no quitters. And losers are those who quit. Amen. Dili tuhon kay, dili tuhon kay, why sang-sang kalaw kung dili ihuno na. Iimo na lang ba? Wakti na lang eh, aning na lang. O na, you fight. Ayaw, hunong, tamang, di ka kalaw. Be prayerful. Your best defense is a good offense. Be prayerful. Be alert. Ikatulog sa ka. Pasis sa pasis. Be prepared. Look at verse asa. Verse 16 to 20. Verse 16 to 20. Now. And it came to pass from that time forth that the half of my servants wrought in the world, and the other half of them bought help, bought spears and shields, and bows and arrows, and rulers behind all the house of Judah. They which built it on the wall, and they that bare burdens, with those that laid it, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. For the builders, for everyone had his sword girded by his side, and so builded. He that sounded the trumpet was by me. Now, Senator Bush. Diba? He threatened siya sulungun. So, yun sila, bantay ka. And then, ito po, gihimo ni Inimayo, kumakon sa nato din ng trabaho din. Ang ubang gwardya, ang ubang trabaho. Shifting ta, ang ubang nga trabaho, kamunan ko yung gwardya, ang ubang trabaho. Kaya ang katrabaho na pag-iispada sa iyahang side. It means, preparado sila. Na-ispada sa kilin, siya ang katrabaho. Buatak ko galing, talita, panghita, pagkakabuang asa natin ang ispada. Na ano sa hawak taan? Ipon na lang rin, so away. So that is being prepared. Not only being alert, but also prepared. Para saan di ba? We know that we are going to something. We are kabalutan natin sa aktan. Kapalong ka na ay naihimuon nga ang Diyos ang ginuon ako. Amen. Kapalong yung kapananahin ng kasino, ito lang ito, basta ako kapalong ko ka, God bless us. Amen. Pero may parahan na ito na ang blessing. Amen. Andaman na ito. Iandam na ito itong kapalingon. We should be ready for work, and we should be ready to make war for God. Pag ikaw ay taparang sa Diyos, andam sa itas para sa itong trabaho. Sa may trabaho na ito, siyempre, kinahanglan atong karungan ng testimonyo. Kinahanglan atong imuhaon mga manigano at atong mga pinayan. Imuhaon na ito ang increase atong pagdoo. Dahil atong obedience dapat nagkalanong, nagkadig. Iyon na wala. Nainamutahan na sa ako last Friday ba ito? Oh, na kung saan hindi ay pamahagi pag-atag sa tithes. Iyon ang Bible, na ang tithes should not be delayed.
Ang tithes, hindi na siya i-delay. When you give your tithes, should not be delayed because kung dalawin ang tithes para nilipin, napakabukoy unahon. No. Ang principle ana, kung imuha ang i-delay mong tithes, ang may tabo, imuha ng bayaran, marag ng utang sa Diyos, marag ng namaisit sa Diyo. Imo na ang bayaran o 5% imong tithes. Sa ato pa, kung naa kay 1,000 dapat ka tithes, wa mo ni tithes, 5% na lang kaya. 50. So, ang sasunod, naa kay 1,050 na tithes dapat. Pero sa may ang panahon sa pag-tithes, sa panahon sa pag-tithes, ito ang prinsipyo sa Bible in 1 Corinthians chapter 16, na upon the first day of the week, amen, what God hath prospered you. Sa pag-iun sa kapag-prosper sa iyo, it means, huwag ito lang na itigong kada semana, na itigong kada linggo, first day of the week. Maugun ang prinsipyo, ditutlo na sa mga churches, maugun ang prinsipyo, ditutlo ni Christ, na upon the first day of the week, kaya no, let every one of you lay by him in store what God hath prospered him. Ano yung sulit sa 1 Corinthians 16? Sa ato, kung karoon si Manauna, kung pananahinan ka sa Diyos, ang ikong blessing dapat upon the first day of the week tayo ng anak, imong ihatag ang tithes. Ayaw na, sunod si Mana na lang. Hindi, sunod si Mana nila, 5% na plus 5% na. Pagkasunod na po, hindi na po, plus another 5%. Ayun na, ano na? Ngayon, kaya Ginoo gusto niya madisiplina ta anang pagpiha. Kaya ang tithes of God, meet in my house na hindi na. Meet in my house na. Gusto sa Diyos, i-bless ka, basi si mong disiplina, only start. Unang ayaw, tawagin, ayaw, i-delay. Halimbawa, may ka, kami sa naan ng store, wala kang blessing, hindi mo ako iyak ang tithes. Mag-offering na ka, kung gusto ka mag-offering, una, naka sacrificial, naka ka na, itawagan ng offerings, naka'y free promise offering, naka'y free will offering, nuwang gusto niya atak, wala nuwahan na ka. Pero yung tithes, basta ka rin i-prosper ka rin naman, ay gawin, you give it up on the first day of the next week. Yung anak na pag-practice. Ang style sa yawa, ilan-ilan ka na. Arong gini ka, makahiyo o sakto na mag-practice sa pagkakas sa iyong offering. Ingaw o eh. Offering yung ingaw no? Yung doon na kayo, mahanag ka ba ang lamin? Basta ako rin nag-isgutan, magpasabot na yung blessing kami. Muna, be ready. Na, kita ka na, kaning word, be united. Kabalawang usa sa pinaka-lison sa tao, nag-isang tuon mo, mura mo lang yun. Amen. Isang dumpon na talag yun ta, para mag tawag na yun. Lumpig pa ta sa globe, kaya may pa ang globe, parokya mo ito, no? Nokia, kung hands mag-abo ka na. Nokia, ang globe kay touching lives. May pag-globe touching lives. Ang Nokia mag-abo ka na kamot. Kasi kung pasako na rin, ay ngayon yung sumot na there is a negative or bitterness in between you sa iyong isumong iswani. Amen. Ayaw pag-limpin ang bitterness. Nasakitan ta, matapusan na ito, na I know when we are offended, you are not doing our friends at yata. So di ta mag-ibig mo, kung di ta mis. Pagka humana, ako hindi anan, masukong ko sa sayo,
imong tao masuk ko yung ko kaya mo pa ka mga kasi di mo din na ko problem ni Bila na ko problema ka ka ang problema rin ako yan sa iyo ingon ay dapat we should be united. Distance between people is a negative thing. Ilang Dominic, alamay, 1923. Kung si para ni isuran si ni Maya ni, sa 19, and I said unto the nobles, unto the rulers, and unto the rest of the people, the world is great and large, and we are separated upon the world one far from another. In what place thereof you hear the sound of the trumpet, resort ye neither unto us, our God shall fight for us. So we will go in the world, and half of them hit the spears from the rising of the morning till the stars appear. Likewise also the same, I said unto the people, let everyone with his servant lodge within Jerusalem, that in the night he may be guard to us, and labor on the day. So neither are I nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put off our clothes, saving that everyone put him off for washing. Tanaw ako sa pag-ilis, wala yung panahon, katurang ilisan para laban. Pero ang punto, minsan isulti yan, tanaw sa verse 19. And he said unto the nobles, unto the rulers, unto the rest of the people. Kinsa ba yung mga nobles na disputas? In chapter 3, kaya kanina, kung ibasa. Chapter 3, Nehemiah chapter 3, verse 5. Mao, hignawin niya, and next unto them, that it was repaired. But their nobles, tanaw, usan sila, put not their necks on the work of the Lord. Kanina mga nobles, naangka sila sa Jerusalem. Itawag din sila sa Isaya pamanuganan. Ang nakita ko, kanina mga tao, instead, they are the one na naay resources. Kanina mga nobles, kung tanaw, they have servants, they have lands, at sila yung mga businesses. Pero ang nakita ko, hilas na noon sila. Sila ang buhay dapat utapang kay nasa nila yung buong kapasidad. Ang nakita ko, sila ang naghilas-hilas. Di na nung sila mutabang. Di na nung musuporta. Ang mga nobles dali, di rin musuporta. O nila inang na, inunsi, mayarap niyo, pero baka dapat ka kung mga nobles na naaliha, na ako inuun sa dali, wala yung kaisansya siya, maganda mong trumpita niya, ay maganda rin dali, mag-inausa, magsinyasa yung ta. Inyong servants ta, inigagawan, utapang mag-report, pagkagabiin mag malikingon. Pero in the Bible, ang mga nobles put not their hands into work of the Lord. Dili sila magpapako di malaman. O Panginaw, pinakalisod na maabot na kahintang sa pangunahon at sa Kristuhano, ay nagmura na siya ng Lord. Nagdahan na niya siya. Na sinabot, hilas na kayo siya. Daghan na siya resources, naan na siya kapasidad, mura na siya ginomot. Eh, ayaw yung paghilas sila sa ayaw yung paghilas sila. Basta sa ginomot na rin, wala hilas, wala yung ginomot. Tanan ka, sir, ba? Bisan pa kung sa kakabright, isa kung sa kakabisikan ni able, kakabisikan ni beautiful, ang hansa. Bisa kung sa pagkaka ka financially ikon, ayaw paghilas sila sa isa sa ginoon. Ayaw paghilas na rin mga nobles. Ayaw na ako, anak ko ko, ako na akong posisyon ni si Pan, hindi ako ko man ako, gawin niyo, ako ni. Ayaw. Ayaw hila sila. Ginoon ko na ipanghilas na ka ng patas sa tanan. Dito sa iyong kitrabawaan, yes, tawurod ka kay dito na sa iyong kitrabawaan. Hindi ka dito maghilas-hilas, pero sa ginoong gali, ayaw hilas-hilas. Sa simbahan gali, hindi ka no, hindi ka dapat pagkaya sa mga nobles. Mga nobles, di man rapago, di man napang, di man porta. Magtanaw ka dapat ka rin yun.
pagkaiusan ka. Usa sa makawala sa unity ka na parunang-unang mga hitas mo. Wala ko ka na lang, no, ilara, di ko kamalawara, ilara, ayaw na. Baru kay Bible mo? Amen. Unang dapat sa sabahan, wala yung umusa. Amen. Dapat sir, lang katulad. Amen. Sa unsa pa kayo, sa kinsa pa kayo, sa unsa pa yung formal mo. Amen. Get your hands dirty for God. Amen. Dili magpahira sa mga nobles. Dahil, lastly, your best defense is your defense. Ingunan. Be determined. Balik ka. Nehemiah chapter 4. Verse 6. Nga naman, na they have joined the world together halfway. Because the people have what? Mind to work. A mind to work. Kinahanglan, usana, na ano ko ditay klako, kangayang, himuon. Dianak ta fokus. Amen? Dianak ta dapat determinado. So, if we are, kabaluta na di ba which is doing everything para mapahulong ka, maundang ka, then the best defense is in what? A good offense. Be prayerful, be alert, be prepared, be united, and be determined. Have a mind to work. Trabaho ka. So, every leader should know. Sa ito yung una? Don't worry. Not look for trouble. Not focus on your problem. Because trouble knows where to get you. Balong problema sa katul. Ikanwa, a good defense is good offense. So, get moving, challenge the problem. Your solution is move forward despite of opposition. Move forward. Ayaw yung guru. Why undangan, why atasay? Balukan, nagkaroon ng tao na basta kakuya na, nagkaroon na. Dali lang kayo, diyan na ko ay. Di na ko ay. Pressure na kayo, di na ko ay. Si Michael Jordan, your pressure it's either will make you or will break you. It's either will make you or break you. One of the elements of pressure. Mga champions, para nila ang pressure, it will challenge them to perform pagyo mas maayo. Pero sa mga loser, ang pressure, rason na nila para mundang. Asa mo ka? Are you a champion for God? Yeah. Or a loser? Mua na pagpili. So move forward despite of opposition. The third one, every leader should know that some things are worth fighting for. Yeah. There are things that are worth fighting for. Ngayon mga butang, hindi kinabuya, dapat ikaway ka. Ayaw na yung nagtawag pasaki na ako'y I do not know na ako'y ako ka sa mga kasal na nagsulti ko na kung gusto ka magbalipayo sa relasyon you have to fight for it. Ang kalipay hindi na tama na magpili ka ng mabuti. Dapat imo sa tasyal.
pakiawayan para umabot. Amen. Muna siya, kung so kayo mga butang, worth fighting for. Number one, our faith is worth fighting for. Amen. Diba? Kung pagtuog, it's worth fighting for. Bili niya na yan ako. Bili dipit saan? Bilang. Our faith is worth fighting for. Standing on our conviction. Amen. Fulfill commitments and share your belief. Amen. This is worth fighting for. Na kayo mga conviction, do right. Magkinausa, magkinausa, basta insakto, insakto. Amen. This I have learned. Insakunsa ka nyo, kapalang kaangkaw. Pero kinangan, ilo yung siyang isalas na maghimo o kayo, not for your sake, but for His sake. Amen. Para sa iyang kaima. Amen. Stand by the vision na kanin imong Ginoo, Ginoo, na dili diha sa altar lang nagbaro. Ginoo na nakakita. Ginoo na tinuod. Amen. Ginoo na dili ka binuhangan. Dahil na kayo mga commitments nyo, umana na. Ayaw lang ko ipalapay na sa kaadaw, panalawa, umitin ka, pagkasunod, wala na yun. Ano mo nga nagsukot sa inyong sinsing? Sa inyong sinsing, hindi ikaw na kalabuti. Wala ka rin ako ang kagabino ang kulidya at ang parabutangan ng sinsing. Pinarong niya mo. Iyaw niya kung kulit dyan na. Amen. Ha? Bahala. May mabutana na naman kay Sinsing na purity ring. Purity ring. Amen. Sabi ng purity ring. Kaya purity ring ko pasabot, I will stand by conviction that from this day forward until God's will for me, ako, ligiwan akong kagalingon. Amen. Hindi kay kawag yung bitirin, maging mo ka diagro. Amen. Tako niya mo, pabalo niya ako tanan. Amen. Sa hitungan. Sa wakitungan, pabalo. Pero sa halang mga hitungan, mga ka, ang butang gift yung minako, tingnan kong gift yung minako, namin mga panahon na mapapaki na kapersamping mo. Dili ka sa kulong, dili magugoy mong gumanay na ako. Kaya ibang sa kwa, nag-iama na kung na ako kung kagalingon, I have to hear everything, I have to hear the truth before the Holy Spirit. Pero kapalo ko, patan ako kay kong tao, patan ako si mong mata, kapalo ko, nakahihin mong problema. Muna, ayaw yung kumata na doon doon, nakakabayan na ka kay Masip. Ang, ito po, ang bunal ang sunod na. Samtang, naunan mo, nagkabalo ng ulit sa pastor, pag-iulso na lang lahat. Amen. 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 Paitan, you will be in bondage, in prison ka sa curse. Amen. Amen. Huwag ko kayo makatabang mga alain, at least ikaw ako ay upili anak ng kagawas. Amen. Ilagay ka lang ang makatabangan. Why makarilis mo lagi ka na ng bandage? Ikaw rin. Amen. Ay, nawas ako. Pastor, salamat. Pastor, salamat. Sige, salamat. Oo, ako lagi. Magpupa ko naman pala. Magpanaman lang. Pastor, kailan. Ako'y solutinin mo ba? Mansap na. Kabalo na ka na. Kabalo na lagi ka, Pastor. Niya. Pastor, di bulagan ko di ko alam. Teka, huwag kong sumut ka sa'yo. Talagot sa isumut. Bulagan siya. Ako ina. Ano ako kayo isumut? Basta ina'ng ganyan bulag mo. Basta ako sa'yo, huwag kong isumut. Parang niya bulag mo, pero parang ako dilim. Kasi, parang parang ako na kanak, iwala sa anak. Kata, layo kita mo. Tentang ayo kita mau masa ini kamu tuh udah ya aku lah jadi mau kalau ayo mau kamu tak bisa jadi mau apa lagi sebelum kalau anak kalau
sing tingopan. Aku tuh sering. Sering ini, ini yang pun cak low tax nih, low tax. Kita, Amina, fulfill your commitments. Namun commitment for first fruit. Berbeda ang asawa, ikumbaan si Ipoganam sa first fruit na 1.7. Nauna lahat, ayun lang si Isulya na, ay mahulap ka ang galagina. Dahil ka na may si pangitan mo ito. Papil mo na tama nun. Huwag pag ika hindi abot, anak, ang galing sa kalungo yung sino na may nag-abot. Papil mo yung tao na tama. Pero kung truly committed ka, wala ka na sa iyo, kung sulat, tumana daw na. Amen. In fine print, ang gusto siya wa, kumain mo lang ang marami yun. Now, there are things we're fighting for. Your faith, standing on your conviction, your commitments, we're fighting for. Your belief is worth fighting for. You share your faith. Unang kumibita pa na yun, makaw. Sundi pa na yun kasi mo pa to. Wala kani ato atong pagduo sigurado na ni sa kuan pa indaba na ni atong kaluwasan. Amen. Pagino na niyo sigurado na ka langit. Amen. Kano di pa kita kasulti sa pa. Amen. Uban mo gali na masuloy-suloy pa mo gali na kukawin yung raro. Puro mga pakisamatanan ay na puro mga kisamatanan ay ako matikon bata pero kayo pagsuloy-suloy gali mo sulti na may raro kaluwasan. Ikaw na lang di. Mga silita na yung Domingo yung disinti kayo, mga babae, mga titbit na sila, baka isulot na nila ilang libro, makauman, dalikyat. Isulti nila mga kaluwasan, kinanglan, maaping ka sa certain 144,000. Wow, na nila yung klaro na nun, di ko nati. Kita na nun, hindi ba ang kaluwasan, klaro kayo. Ibarukan na ituto sa Biblia, salvation is grace by faith. Gracia, pinahagi ko ito. Yan, hindi mo na kikawain. So our faith is worth fighting for. Ito ba? Our relationships are worth fighting for. Amen. Your family is worth fighting for. Amen. Your friendship is worth fighting for. Amen? Amen. Talagsa na lang kayo parang panauna, tinuod na amigo. Talagsa na lang kayo parang panauna, tinuod na kapamilya. Walang imanan. Parang ligapot sa langit, magtawa kayo, mamagkita na yun. Ay, siya best friend mo doon! Ito pa, chip, break up lang. Mga bana, fight for the love of your wife. Yes. Kasi nanay-lain na yung kumaan ng mga asawa. Mga asawa, make sure that the love of your husband will always stay with you. Amen. Pagwapa, para sa mga bana. Bili para sa bana sa musulingan. Yan, mga bana, tanawa nyo yung mga asawa. Mga anak, tamu pa na inyo ang ginitaan. Tawag din mo ba isa ginitaan din noon? Relationships are worth fighting for. I love you to be. Walay parta ika-wano. Kapalit na. Amen. Huwag mapalit na bili sa relasyon. Amen. Muna, serve God together, being friends, serve God together, being a family, serve God together.
Serve na pagdala. So you be good. I-challenge ang iyong amigo, i-challenge ang iyong amigo, amiga sa pagkamataro ng pagkakayos nun. Amen. Ibig niya, suportaan o maghimo kalay mo sa. Amen. Tinuod na relasyon o nag-care ka, tinuod relasyon natin sa iyong pinakamaayo, hindi sa iyong kalangkan. Amen. So, have a blessed testimony together. Amen. Kabangin, binsahin mo nga ang usyon. Binsahin mo nga ano. Amen. This relationship is worth fighting for. Amen. Then lastly, our future is worth fighting for. Amen. 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 Our faith is worth fighting for. Our relationship is worth fighting for. Is our future worth fighting for? Yes. Yes, it's worth fighting for. Amen. Huwag man takabalo. Kano sa tamamatay? Amen. Pero surely na ang iyong matamaktan. Amen. Now why? Padulog tayo ito. Muna, karoon pa lang, nasa'y kapanisato. Amen. In the future, people would say, because I was blessed by this, by you, by you, by you, kung ano yung tinarong ko. Amen. It's worth fighting for. Amen. Pamilya mo mga ate, kung tayo makapatunguhan ang kanta kaganina, basta ang tanong ako kay inyong kong, kung pwede mo ang vision ko. Karo, kamo mga ate, kita mo nila kasagad ng pangyap, kasagad ng pangrus. Right. Kamo mga kuya, makita nila mga bisyoso pagyapro mo si future nila. Yes. Amen. Sala pa ni Santo. Tama mga papa, by the way, nakalimut ko ka daw sa naus ako karoon. Naanay, starting September, naanay men's fellowship alas dos inisa. Men's fellowship na, wala ko days, men's na. Men's fellowship alas dos inisa. O, ang tanemen, ang ika 2:30. Fellowship with the rest of the church. Dahil I was planning last week of September or first week of August na atay this fellowship mga tuta sa ngayon ng Lugyar. October na po. Sorry. October mga tuta sa Lamaligya o Barator kayong Lansuris ang iskis ng kanan. At kapit nyo ano? Sa Litlahan. Mamalita, ginugag na lansulis barato na kayo. Tag-insipiso sa kilo. So, usap ako ka, puno na kilo na ako. Banyuti ka kilo ni, insipiso, kuyang ka na, usap ako ka na. Mangan ko rin, ha? Ato na ta, bravo. Sipin, ingo. Bravo rin ako na stupid. Salamat sa inyong ipadala ng lansulis na ako na, naminaw eh. Pag ako, pag dilawan ko kayo, pag ingon na higikan sa ito, dilawan ako, awa, ako may unuman ako ko kayo. At kaya ko sa kanalan ko. At tuon na ako, mamalit na ito, dilukan na ito, sumis. Ito, ang pangakas ako na ito. At ay nato sa ito, ang mga suon. Mamay kayo, pagira. Ito pa, kung ato ko kayo, ito na, pila lang kung ba't din ba? Pila lang kung ba't din ko namin. Nakabalik ko na ito, anak. Kaulik ko na ito, anak. Bukong na ko kaya ko. Lako, ganda yung tuwi ko ba't parang, kung di ka rin tayo ni, ano na maroon ko na kayo? Bandi ka ko. Mga men, ha? Mayroon ang hindi na rin, hello? Ya, yeah. Koyo ka na, mga men, tagkagaling mga future leaders na to, mga people. Salamat ng mga buutan, ayun din ako asawa, tinuod na, mga men, mga buutan, mga pastor, hindi. Ito, mas buutan pa din mga men na ako ba? Ay, lumun kayo, pero nakalindo talaga, lumun kayo, pero hindi mga yung isin.
from the USA, ang nagsasawa ko. Ay, mumuntok ni sila, pero